Hindi na mo. Tumatakbo siya palayo ng Palacios Estate. Hindi kaya siya rin yung sunog ng mansyon? Para sirain niya lahat ng ebidensya? Posible. May idea ka ba kung sino siya? Wala, Serge. Sige, that's okay. At least we have an identifying mark. Itong jacket. Once we figure out kung kaninong jacket ito, makikilala na rin natin ang Palacios killer. Nay, hindi naman totoo yun, di ba? Hindi. Hindi. Mabait ang papa mo. Pinagseselosan nga siya ng ilang asawa ng mga pasyente niya dahil mabait nga siya. Kaya nga, Nay, sira ulo yung lalaking yun eh. Tinawag ba naman si papa na Doc or Limi Amore? Lumayas ka! Traitor! Manloloko! Worst, ipatawarin mo na ako. Kayo lang ako naging masaya ulit. Magsama kayo sa impyerno ng Mi Amore mo! Mga Judas! Mi Amore? I did it. I finally did it, mi amore. Did what? Iniwan ko na yung pamilya ko. Ah! Bakit? Di ba ito ang gusto mo? Na magsasama na tayo? Sabi mo ayaw mo matawag kang kapit? Ito na! Binibigay ko na yung wish mo! Ah! Abandoning your family does not make you a single man. Nay, familiar ba sa inyo yung mi amore? Hindi anak, wala yun. Nay, alam ko may tinatago kayo sa amin. Sinabi niyo sa akin dati na may naging babae si Papa, yun ba yung mi amore? Hindi ko alam, hindi ko naman nakilala yung babae ng Papa. Pero muntik na niya tayong iwanan para sa babaeng iyon. Alam ba ng pamilya mo na ako ang... Di pa. Mahanap ako ng timing para mapakilala ka. Matatanggap nila tayo. Matatanda na sila. Si Francis, yung bunso ko. Matatapos na siya sa kumsay. Maintindihan nila tayo. Matatapa ako! Magwawala ang aking uniko iho kapag nalaman niya ang tukod sa atin. Iiwan tayo ni Papa? Nagpaalam sa akin yung Papa niya noon. Naaalis na siya ng bahay. Sasama siya dun sa babae niya. Sabi mo, mahal mo ko! Naniwala ka, Orly? Ha? Umasa ka na paninindigan ko ang isang tulad mo? Napakakasalang kita! Oh, come on, Orly! God! Pinagpalit niya tayo sa babaeng iyon. Te, hindi ganun si Papa. Mahal pa tayo. Mahal niya kaming mga anak niya. Hindi niya gagawin yun, Nay. Kaya nga hindi ko masabi-sabi sa inyo eh. Ayokong isipin ninyo na masamang tao ang papa ninyo. Ayokong masira ang magandang alaalan niya. Gago naman pala ni Papa eh. Francis, yan ang ayokong mangyari na magalit kayo sa kanya. Sino? Sino yung babae? Ah! Ah! Ayos na ang problema natin kay Sam, madam. Nakaharap na ng tao natin si Sam. Mukha naman naniwala si na Sam na asawa ng tao natin ang nakarelasyon ni Doc Orly. If Ate Sam and Ate George are out to hurt each other, well, they're just doing the killer a favor.
Hindi si Ate George ang naglagay ng langis. At hindi si Ate Sam ang naglagay ng Rubik's Cube para madulas si Ate George. Hindi kaya yung killer yung may gawa nun? Yan din yung naisip ko eh. Wala akong idea kung sino babae ng papa ninyo. Kahit kailan, hindi ko naman kinumpronta si Orly. Nahiya-asawa kayo. Kung may nararamdaman kayo, sana nagtanong kayo kay Papa. May karapatan kayo para kumprontahin siya. Naisip ko kasi na hindi naman tatagal. Napagod lang ang Papa niyo. Na malungkot lang siya. Natukso lang siya. Sir, delivery po kay Aurora Palacios. Hindi ko lang, Mama. Ma'am, wala pong schedule ngayon ah. Pero saglit lang, Ma'am. I-double check ko lang po. Hello? Luwas, may delivery ba kayo ngayon? Ward. Oh. That woman. Siya yung nakita ko sa bintana that night. Yung bintana ni Ate Bev. She's the killer. Siya yung pumatay kay Ate Beverly. Pero hindi ko inaasahan na aabot sa punto yung pati pamilya niya aabandonahin niya. Ha, ganun niya kamahal yung babae niya. Pari tayo pagpapalit niya. Kailan to? Kailan nangyari ito, Nay? Isang linggo bago siya mamatay. Sigurado ka? Oo, Ward. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yung babae sa bintana. Siya yung sumaksak kay Ate Beverly. Shh! Uy! What? Baka mamaya saktan ka niyan. Kung killer siya, delikado. Hindi ko na pinaalam sa inyo na nagkahiwalay na kami. Kasi, bago ko pa masabi sa inyo ang katotohanan, namatay na ang papa ninyo. Ayoko masira ang magandang alaala niya sa inyo. Nangyari to, tapos na-overdose si Papa. Hindi kaya konektado yung babae na yun sa pagkamatay ni Papa? Dapat lang sa kanya yun. Dahil manluloko siya, karma niya yun. Buti na lang pala namatay siya. Francis! Ward. Kuya, ang ginagawa niyo dito? Kuya Jericho, yung babae po sa staff entrance, siya po yung pumatay kay Ate Beverly. Sige po, papiya. Nagmamadali po kasi ako. Ma'am, wala po talagang delivery ngayon eh. Biglaan lang po kasi to. Pinadala nung amo mo. Kahit samahan mo pa ako sa loob.